Now, let us discuss interchanging the summing point. So, pag nag-interchange ka lang ng summing point, katulad dito, nag-given ka ng dalawang summing point, paglilipatin mo lang sila ng pwesto, ang sinusunod natin ay yung associative property sa mathematics. Okay, so pag nilipat mo lang niya, sundan mo lang yung pinaka-diagram niya, and then yung mga sign na daladala nun, mag-i-stay pa din. So, katulad nito, okay, pinaglipat natin yung H na yan dito sa P na position na yan. So, ganun pa din yung kalalabas. Ang dala-dala niya yung sign na yun na nandun sa loob ng summing point na yun. Okay? Parehas pa din yung pinaka output data niya. So, dito pagpasok ng X natin na yan, mag-positive siya. So, positive dito, pumasok din yung P natin na yan na ang dala-dalang sign ay negative, kaya minus P doon. Tapos, pumasok din doon sa summing point na yan, okay, na positive yung H natin. So, ganun din dito. Pag pinagpalit mo lang sila ng position, ganun pa din yung equivalent output na data mo. Okay? So, papasok yung positive na X natin, yung H natin positive din. Okay? Tapos, yung P naman natin, negative ang dala-dala. Kaya, ganun pa din. You will arrive on the same output data. Okay? So, ibig sabihin, pag nag-interchange ka lang ng summing point, kopyahin mo lang yung summing point na yun at kung ano yung mga dala-dala nun mga sign, yun pa din yung dala-dalang sign niya kapag nilipat mo siya dun sa position ng isa. Okay? Now, let us discuss splitting or combining the summing point. So, dito sa example natin na ito, makikita mo isang summing point lang siya, may tatlong input tayo. So, positive P, tapos negative X, tapos positive H. So, yun yung magiging output natin. Magiging P minus ng X plus H. Okay? So, pwede mo daw yan i-split sa dalawa. Okay? So, ang gagawin mo lang, paghiwalay mo yan, itong pinaghiwalay niya, yung H. Okay? Pinagsama niya to sa isang summing point, yung P at saka X na to. Kaya, ito yung summing point yung dalawa na yun. Tapos, hiniwalay niya ng isang summing point si H. Kaya, naging ganito. So, yung output nun, kaparehas pa din. Pagpasok nito, negative yung X natin, papasok yung positive P natin. Okay? Tapos, dito din sa linya na yan, ang feedback path mo, papasok din yung positive H mo. So, yung output mo, parehas pa din. So, ibig sabihin, hindi na babago yung pinaka-output niya kahit i-split mo yung summing point. Now, kung ganito naman din, yung katulad kanina, di ba, dalawa yung summing point natin, pwede mo din yan makombine ng isang summing point na lang para mas madaling maintindihan. So, pag pinagsama-sama mo naman tong diagram na to, yung summing point niya, pag-iisay mo, ito yung kalalabasan niya, mas madaling intindihin itong diagram na to kasi yung tatlong input na yun, nandun na siya lahat sa isang summing point. So, that's how you split and combine ng mga summing point. Okay? Now, let us discuss eliminating feedback loop or unity feedback system. So, ito yung feedback loop natin na pinag-aralan natin sa mga naunang topic. Okay? So, diba sabi natin kanina sa pinag-aralan natin na yung feedback system natin na yan, masisimplify mo into a single block lang siya. At ang magiging algebraic expression nung block na yun ay yung pinaka-transfer function nung feedback system natin. So, pag kinumpute mo yung pinaka-transfer function yan, ito yun. Okay, na na-compute natin kanina sa naunang topic. Okay, so yan. So, yan yung magiging equivalent diagram niya na kapag sinimplify mo yung pinaka feedback loop, ineliminate mo na yung loop na yan, naging isang loop na lang siya. Yan. So, ibig sabihin na magiging value ng pinaka block natin ay yung pinaka transfer function ng feedback loop natin. Okay? Now, let us discuss unity feedback system. Isang type ng feedback system din natin ito at ang tawag sa kanya ay unity feedback system. So, ito yung pinaka-general block diagram ng unity feedback system natin, yung dating may H dito. Okay. Yan. Okay. Kalang. Yan. Yung H natin dati dyan, nawawala na siya kasi ang H natin sa unit feedback system ay equal sa 1. So, natatanggal na siya kaya siya naging ganyan yung pinaka equivalent diagram niya kasi yung feedback element natin which is yung H ay equal sa 1. Okay, so ito yung pinaka
feedback system na pinag-aralan natin sa mga naunang topic. So, pwede mo daw yan ilipat into a unity feedback system. Okay? At ang gagawin mo lang, you get the product ng gain at saka ng feedback element. So, yun yung magiging value ng block na ito, which is GH. Tapos, maglalagay ka pa ulit ng isang block dun sa may input side mo. At ang equivalent naman nun ay yung reciprocal ng feedback element mo. And that will be the equivalent ng unity feedback system mo para maging ganyan siya. Okay, ikot siya sa ganitong type ng diagram. At kapag kukompute mo naman yung characteristic equation, so ang value naman na naiikot sa 1 plus or minus GH is equal to 0. So alam nyo na yan, pinag-aralan na natin sa naunang topic. Ginagamit natin yung plus kapag ang given sa yung feedback ay negative feedback. Tapos kapag 1 minus GH naman ang gagamitin mo, ibig sabihin ang feedback system mo ay positive feedback. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo kung paano sinosolve yung mga problem sa unity feedback system. So, dito sa problem number 1, reduce the block diagram shown below to unity feedback form and find the system characteristic equation. Okay, so ito yung given diagram sa atin. Okay, so kung mapapansin mo, naka-series ito. So para maging isang block yan, okay, kailangan i-multiply mo siya. Okay, diba yun yung natatunan nyo kanina sa series connection, na kapag naka-series connection, yung mga gain niya, minumultiply mo siya. So babalik ka na ngayon, magiging isang block na lang yan. Okay, so magiging isang feedback system na siya. So ang gagawin naman natin, yung natutunan natin sa unity feedback, para matanggal yung feedback na yan, malilipat yan dito. Okay, at yun ay equal dun sa 1 over h kanina. Okay, so yun yung gagawin natin ngayon dito sa problem na ito. Kailangan mailipat natin yung pinaka diagram na ito into a unity feedback form. Okay? Okay, let's answer this problem. So, kailangan masimplify natin itong pinaka diagram na to into a feedback system. Okay? So, magagawa lang natin yun kapag ito, na-simplify natin. So, kung mapapansin mo, naka-series connection yan. So, kapag naka-series connection, minumultiply natin yung gain. Hindi ba? So, ito times natin yan. So, kapag minultiply mo yung dalawang gain yan, ang equivalent nun, 1 over s plus 1 times ng 1 over s. And that will be equal to 1 over s times the quantity ng s plus 1. Numerator sa numerator, denominator sa denominator, ang pag-multiply, kaya mo nakuha yung pinaka-value na yan. Okay? And that will be the equivalent gain ng dalawa na yun. Okay? Which is 1 over s times ng s plus 1. So, bumalik ka na ngayon dun sa feedback system diagram. Ito yun. Okay? So, kung mapapansin mo, yung given sa ating feedback system ay negative feedback kasi negative ito. Okay? So, para ma-compute natin, okay, diba sabi niya, ang equivalent ng unity feedback system, yung block dito equal sa GH. Okay? Tapos, yung block naman dito equal sa 1 over H. So, kuwari muna natin si GH. Okay? So, ang GH natin, yung G, yung gain times ng feedback element. Ito, i-multiply mo dito. So, kaya naging 1 over S times ng S plus 1 times ng 1 over S plus 2. So, numerator sa numerator, pag-multiply, so kaya naging 1. And then, you multiply this term do sa term na to. Kaya naging kinalabasan, S times ng S plus 1 times ng S plus 2. Okay? So, kaya yun yung naging equivalent nitong block na ito. So, kuhanin naman natin yung 1 over H, yung reciprocal ng feedback element natin para mailagay natin yung value dun sa block na yon. So, 1 over H is equal to 1 over, ang value ng H natin ay 1 over S plus 2, kaya ito yan. Okay? 1 over ng 1 over S plus 2. So, i-reciprocal mo, magiging 1 times ng S plus 2 over 1, so that will be equal to S plus 2. So, kaya yun yung naging value nitong block na ito. Okay? So, yan na ngayon yung pinaka-equivalent unity feedback system natin. Okay? Nitong block diagram na ito. Now, to get the
characteristic equation dahil negative feedback ito. So, ang gagamitin mo, 1 plus GH is equal to 0. So, 1 plus, yung nakuha nating GH na yan, itong value na ito. Okay, so ito yan, 1 over ng S times ng S plus 1 times ng S plus 2 is equal to 0. So, you get the least common denominator, which is itong term na ito. Okay, yan, yung buong term na yan. So, mamumultiply yan dito sa may 1, kaya naging S times ng S plus 1 times ng S plus 2 plus 1 over nung buong term na yon, which is S times ng S plus 1 times ng S plus 2. So, ito, mamumultiply dun sa kabilang side, which is 0. Kaya, ang kinalabasan ng equation mo, yung numerator na lang, naging S times ng S plus 1 times ng S plus 2 plus 1 is equal to 0. So, pwede na yan na maging characteristic equation mo, pero yung pinaka-value na kinukuha natin ay yung simplified form. So, i-multiply mo lahat yung buong term na yan, ang kalalabasan yan magiging S cubed plus 3S squared plus 2S plus 1 is equal to 0. And that will be our characteristic equation. At itong diagram naman na ito, yan yung equivalent naman niya sa unity feedback system. Okay? Now, let us discuss block diagram reduction. So, may mga rules na kailangan tayong sundin, okay, sa pag simplify ng mga complex block diagram into a simple block diagram. Okay, so ang una na dun, i-check mo daw kung yung mga block na connected in series, tapos kung meron man siya, i-simplify mo siya. So, kung meron din mga blocks na connected in parallel, i-simplify mo din siya. So, kapag may mga blocks din na connected in feedback loop, i-simplify mo din siya. Ngayon, kung magkaroon ka ng difficulty o nahirapan ka sa pagsisimplify ng block diagram na yun, pwede mo daw ilipat yung take-off point mo, okay, sa kanan. At kapag nagkaroon ka naman ng difficulty o nahirapan ka sa pag-simplify ng block diagram na yun, pwede mo daw ilipat yung summing point sa kaliwa. Okay? So, ulit-ulitin mo lang lahat yung proseso na yan hanggang mag-arrive ka sa single block. At yung single block na yun, that will be the transfer function o yung algebraic expression sa loob ng block na yun. Yun yung magiging transfer function ng buong simplified equation ng buong block diagram na yun. Okay? So, kaya natin pinag-aralan kanina yung mga computation sa series connection, sa parallel connection, sa pag-eliminate ng mga feedback loop, yung unity feedback, paglipat ng take-off point at paglipat ng summing point, kasi lahat yun gagamitin mo ngayon dito para masimplify mo yung mga complex block diagram into a simple block diagram o single block diagram. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan mo yung pinag-aralan natin kanina sa block reduction rule. Okay, sa problem number 1, reduce the block diagram shown below using the block diagram reduction rules and determine the transfer function. So, ito yung pinaka-complex na block diagram na given sa atin. Kailangan masimplify natin yan. Buong block diagram na yan na ang magiging kalalabasan, isang input lang, which is yung R natin. Okay? Yan, ganyan ang kalalabasan dapat niya. Tapos isang block, tapos yung output, which is si Y. Ito yung R mo. Tapos yung pinaka-complex diagram mo, kuhanin mo yung pinaka-simplified form niyan para makuha mo yung pinaka-transfer function niya. Yun naman yung magiging value nitong block na ito. Okay? So, kung mapapansin mo itong diagram natin, okay, ayan, masisimplify mo kagad. Ito, naka-series, o magiging isang block na lang yan. Itong dalawa na to, naka-parallel, so magiging isang block na lang yan. Pag naging isang block siya, makikita mo na may feedback loop ka dito, tapos may feedback loop ka din doon, so masisimplify mo din yun. May dalawang summing point na pwede mong pagsamain. So, yun yung mga proseso na gagawin natin hanggang masimplify natin itong block diagram na to na magiging isang block na lang siya. Okay, at ang magiging equation nung pinaka value nung block na yun ay yung pinaka transfer function nitong diagram na ito. Okay?
Okay, let's answer this problem. So, sabi niya sa mga rules na susundin natin, kung may mga naka-series, naka-parallel, at naka-feedback loop, dun sa diagram mo, isimplify mo na siya para ma-redact natin yung buong block diagram. So, dito, sa original block diagram natin, kung mapapansin mo, itong dalawa na to naka-series connection. So, ang ginagawa natin, kapag naka-series connection, pinag-multiply lang natin yung mga gain. Kaya naging G1 times G2 yun. Okay? Tapos, kung mapapansin mo din, itong dalawa na ito, okay, naka-parallel connection naman. So, kapag parallel connection, di ba, kinukuha lang natin yung sum nung gain na yun. Kaya naging G3 plus G4 siya. Okay? Tapos, okay, itong take-off point na ito, ililipat natin dun sa kabilang side para mas madali natin masolve yung pinaka block diagram. Eh, di ba ang ruling sa paglipat ng take-off point after the block? Kailangan mag-multiply ka dun sa pinaka-input side na papasukan nun ng reciprocal ng pinaka-gain. Kaya, etong h sub 2 na to, di ba, lilipat yan dun sa kabilang point na yan. Okay? So, dyan, maglalagay ka ng isang block dyan na ang equivalent ay yung reciprocal ng gain, which is 1 over g sub 5. Okay? So, kaya, pag yan dalawa na yan, naka-series connection, magmumultiply sila. Kaya ang kinalabasan, h sub 2 over g sub 5. So, nalipat mo na yung take-off point nun. Tapos, ito, yung dalawa na to, kung mapapansin mo, naka-feedback loop yan, di ba? Kasi negative feedback loop yung data. So, di ba, ang formula natin kapag negative feedback, g, okay, over ng 1 plus gh, ang equivalent nun sa formula. So, ano ang G natin dyan? So, ito yun. Yung G1 tsaka G2. Kaya ito yun. Tapos, over ng 1 plus, diba, GH. Eh, diba ang G natin? G sub 1 tsaka G sub 2 times nung H natin, which is H sub 1. Kaya ito na ngayon yung pinaka-equation na yan. Okay? So, nung na-simplify mo siya, natanggal na yung summing point na yun. Ito na lang matitira yung summing point na ito. Okay? So, sa susunod naman na slide na ito, makikita mo, ito naman ang isisimplify natin kasi naka-series silang dalawa. Okay? Okay, let us continue. So, ito na yung pinaka-na-simplify natin diagram kanina. Okay, so kung mapapansin mo, itong dalawa na ito, naka-series connection. So, mag-multiply lang yung gain niyan. Kaya ang kinalabasan, isang block na lang yun, naging g sub 5 times sa quantity ng g sub 3 plus g sub 4. Okay? Tapos, dahil na-simplify na natin, kung mapapansin mo, yung buong diagram na ito, okay, ay feedback loop. So, isi-simplify din natin yan para maging isang block lang siya. Okay? Yun naman yung susunod natin gagawin sa susunod na slide. Okay? Okay, let us continue. So, ang gagawin natin, isimplify na natin itong block diagram na to kasi naka-feedback loop ito. Okay? So, kung mapapansin mo, negative feedback yan. So, para masimplify mo, equivalent transfer function natin kapag negative feedback ay g, okay, over ng 1 plus gh. Okay? So, yung g natin, ito yan. Tapos, yung h naman natin, ito. So, kaya ang kalalabasan nun, g, ang value nun ay itong product na ito, which is g sub 5 times the quantity ng g sub 3 plus g sub 4. So, ito yun, yung nasa numerator. Tapos, yung denominator natin, diba 1 plus gh. Kaya 1 plus, nung value ng g natin, which is ito, yung g sub 5 times ang g sub 3 plus g sub 4 na yan, times nung value ng h natin, which is h sub 3. So, kaya ito yung naging value ng block na yan. Okay? Now, kung mapapansin mo, itong dalawang block din na ito ay naka-series. Okay, so ibig sabihin, imumultiply mo yung term na yan para maging isang block na lang sila. Okay, so kalalabasan yan, numerator sa numerator ng pag-multiply at saka denominator sa denominator. Kaya ang kinalabasan, g sub 1 times ng g sub 2 times ng g sub 5 times the quantity ng g sub 3 plus g sub 4 over ng 1 plus g sub 1, g sub 2, h sub 1 times ng 1 plus ng g sub 3 plus g sub 4 times ng g sub 5, h sub 3. Okay, so para masimplify ulit natin itong buong diagram na to, kung mapapansin mo, feedback loop ito.
Okay? So, gagamitin mo ulit yung formula ng feedback loop. Kaya lang, malalaman mo kung anong formula doon ang gagamitin mo. Tignan mo kung ano yung feedback loop mo. So, dito, makikita mo positive feedback ito. So, ibig sabihin, ang formula na gagamitin mo, G over ng 1 minus GH. Para masimplify mo siya. Okay? Okay, let us continue. So, ito yung na-simplified na diagram natin kanina. So, kung mapapansin mo, isang feedback system din ito. Okay? So, ang tawag natin sa feedback loop system na ito ay positive feedback kasi positive yung feedback niya dyan. So, ang ginagamit na formula para masimplify natin yon, dahil positive feedback siya, G over 1 minus GH. Okay? So, ito yung G natin, yung nasa block na yan. Tapos, ito naman ang value ng H natin. So, kapag sinapshoot mo yung mga value na yan dito sa formula na ito, ang equivalent data ay ito. Okay, yan na. Ang kalalabasan niya yung pinaka-simplified value. So, hindi ko na pinakita yung computation kung paano nakuha yung G over 1 minus GH. Okay, dun sa derivation na yun, ito na siya. Kasi masyadong mahaba. Kayang-kaya nyo na yan. Kasi marunong naman kayo sa mga mathematics ninyo. So, pag sinapshoot mo yung G at saka H na yan dito sa pinaka-formula na to, dapat ang makuha mong sagot ay ito. Okay? So, yan na ngayon yung pinaka-equivalent na reduction nung block diagram na ibinigay sa atin kanina. So, yung equation na nakikita mo sa loob ng block diagram na yan, ang tawag natin doon ay yung pinaka-transfer function ng buong complex block diagram na given sa atin kanina, which is equal sa G sub 1 times G sub 2 times ng G sub 5 squared times the quantity ng G sub 3 plus G sub 4 over the quantity ng 1 plus G sub 1, G sub 2, H sub 1 times the quantity ng 1 plus the quantity ng G sub 3 plus G sub 4 times G sub 5, H sub 3 times that quantity with G sub 5 minus G sub 1, G sub 2, G sub 5 times the quantity ng G sub 3 plus G sub 4 times H sub 2. Okay? So, kung mapapansin mo, napakasaya nitong topic na ito. Habang lumalalim yung mga tinatalakay natin sa subject na ito, ay pasaya siya ng pasaya at napapangiti ka niya na napapangiti. Ganun talaga ang engineering. Okay? Lagi tayong pinangingiti sa mga problem na sinosolve natin. Okay, so I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. See you again sa susunod na tutorial. Don't forget to like and subscribe. Until next time, bye-bye!